Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Dahil sa matyaga niyang pakikinig sa loob ng halos 2 oras, ay bumait sa kanya ang babae. Naiintindihan naman kasi niya ang mga sinasabi nito sa kanya. Bumilib yata sa kanya nang isummarize niya ang pinaka-point namin sa buong discussion na dapat na maimaintain ng kumpanya ang top rank sa linya ng pharmaceutical companies at kapag pumangalwa na lang ang AMC. Sorry na lang dahil ipu-pull out ang lahat ng medical reps at ililipat sa bago magtatap. So kaninong hamon? Nasa boss niyang, maharot. Keep safe madam, nginitian niya ang dalawa at saka naman tumalikod ang mga iyon, nakataas ang mga noo. Yuhuu! Yari ka na ngayon, maharot ka? Parang nadala na siya sa nakita niyang eksena kanina mula sa malandin niyang boss. Balik na si Queenie na masayahin at yun ay dahil nanalo siya sa deal. From now on, wala nang aakyat ng ligaw sa boss niya sa loob ng building na yon. Ligtas na ang mga mata niya sa kasalanang mortal. Yes! Bumalik kaagad siya sa mesa niya nang makita niyang tuli-tuli nang lumabas ng kausap. Napapalakpak ang dalaga matapos niya mailagay sa computer ang lahat ng pangalan ng mga ipapadala ni madam ng mga tao sa kumpanya para sa kontrata. She's so happy. She's so proud of herself. She stood up and ready to go. Aayusin niya mga gamit bago siya umalis. Ilang minuto na lang bago mag-uwian ang dumating si LM. Nakamasid na sa kanya kaagad ang binata habang papalapit kasi ang ganda-ganda ng ngiti niya habang nagsasalansan siya ng gamit. What's with that smile? Tanong nito kaagad sa kanya. Imbis na sumagot ay inalahad niya kaagad ang palad sa binata na may kasamang magandang ngiti. She won over this playboy. LM looked at Queenie's hand. Anong meron sa pakikipagkamay ng boss si sekretary niya sa kanya at sa pagkakaganda-ganda ng ngiti nito na pwedeng ipang model ng isang dental clinic? Alam ko kung gaano ito kaganda, lalo na kapag nakangiti. Sa kapilyuhan ng utak niya ay kaagad na sumilay ang pagka-playboy smile niya. That lopsided smile na kapag ginawa niya yun ay dalawa lang ang ibig sabihin. First is may gagawin siyang kalokohan and secondly ay nang aakit siya. He bit his bottom lip. Hinawakan niya ang kamay ni Queenie at inilapat sa sarili niyang tiyan ang palad nito na kaagad na nahugot din ng dalaga. Bastos ka talaga sir! Inis na sabi naman sa kanya nito habang nanunulis ang nguso at walang tigil ang pahid ng palda sa palda. Na ano, may germ siya? Malakas siyang napatawa. Akala yata ay maiisahan siya parati ng babae. O di ngayon, todo blush na naman ang boss si sekretary niya. Pambawi niya lang yun sa madalas na pagsermon nito sa kanya. Good job, LM. What was that for? You didn't say anything, baby. I thought you wanted to touch my abs. Patawa-taw pa siya rito. Lalong parang sumikdo ang dugo ni Queenie sa inis sa kanya. Makamatay na irap ang pinakawalan nito na animo ay toro na susugod sa pulang tela at ang tela ay siya. Sugod na at nang makatikim ka na. Hindi pala. Ayaw niya nga pala sa walang karanasan. Tuod sigurado ito at mahahabol siya ng itak kapag dumayo siya sa probinsya nito. Humugot muna ito ng hangin bago humalikup-kip at mataray na itinaas ang mga kilay. Magaling ha? Nasasanay na ito na tinatarayan siya. Magaling talaga. Kasalanan ito ng mama niya dahil binigyan ng permiso ang sekretary niya. Noong una, napagbuhat niya ng mga kahon ng gamot, ngayon mukhang hindi na niya magagawa yun dito. From now on sir, no more women are allowed to visit you here. That's what you said once I get the deal to that most efficient medical representative company owner. She proudly said. Nalaglag ang panga niya. Ano? Nakuha nito ang deal? Imposible. Niloloko siya nito. That's impossible. Bulalas niya at sinundan pa yun ng pag-iling.
Kinuha nito ang isang folder at mayabang na ipinagduldulan sa mukha niya ang listahan ng 100 top-ranked medical representatives. Bukas na po ang contract signing. And to summarize what Madam said, granted na ang mga med reps na yan at hindi yan babawiin kapag parating nasa top 1 ang company natin. Got it, Mr. CEO? Ngumisi na naman ito ng pagkaganda-ganda. Ano ba ang sasabihin niya? Ayaw man niyang aminin na napakagaling talaga nito. At natutuwa rin naman siya dahil matagal na yung gusto ng papa niya para sa pagkakakilala palalo ng mga gamot nila abroad. Kaya lang, wala rin sagot mula sa madam na yon dahil pangatlo lang sila noon sa ranking. Nakafocus kasi ang atensyon ng papa niya sa airways, pero bago isalin sa kanyang karapatan sa pharmaceuticals ay pinilit noon na makarating sa top 1. And his papa didn't fail. And now, the request was also fully granted at dahil yon sa secretary niya. Hindi naman sana niya kabalak-balak na pabayaan dito ang meeting. Kaya lang nainis siya at dahil sa katarantaduhan niya ay iniris niya ang request na yon para sa isang walang kwentang deal. At kung sakali naman sanang hindi natuloy ang pagpayag ng madam na yon na ibigay sa kumpanya niya ang mga MR na yon, siya mismo ang sasadya sa babae sana. Kaso ano pa, nakuha na ni Queenie ang approval noon nang wala siya. And who won? Ang boss secretary niyang ubod ng ganda, kaya lang virgin. Nakibit balikat na siya. Congrats! Labas ilong at salubong ang kilay na sabi niya sabay buntong hininga na ikinatawa ng dalaga. He hid his smile as he threw his gaze to her face. He found her cute with that giggle. Bago pa man siya nakapagsalita ulit, ay may nakaagaw na ng atensyon niya. Hi Queenie! Anyon sa sekretary niya. Isang lalaking pogi, matangkad, maputi, mukhang mayaman ang bumati rito. Sir Raver? Takang tanong ni Queenie na parang gusto pang mataranta. Tumayo siya lalo ng tuwid at sinipat ang kabuuan ng lalaki, tapos lumipat ang tingin niya sa dalaga. Bakit sa lalaki na bagong dating ay natataranta ito? Samantalang sa kagupuhan niya ay hindi. Abat may mas gwapo na ba sa kanya ngayon? Nasa kanyang spotlight ngayon na one of the most handsome faces of a billionaire. Bakit sa isang lalaking hindi naman sikat ay parang hiyang-hiyang babae na ito? Pauwi ka na yata. Isasabay na kita. Anyon sa dalaga na parang hindi nakikita ang presensya niya, kaya tumikim siya. Papansin siya eh. Inulit niya ang pagtikim. Sabay tingin niya sa dalaga na kaagad na nagsara ng computer. Boss ko, Sir River. Si Mr. Miguel po. Sir? Si ano ho? Sir River. Pakilala nito sa kanila. The man gladly presented his hand. Pero hindi niya yun kinamayan. Hindi siya makapapayag na may babaeng parang mas kinikilig sa ibang lalaki kesa sa kanya. At never siya nakipagkamay sa lalaki na parang mas gwapo pa sa kanya kahit hindi naman. Hindi pa uwian. Matigas na sabi niya, kaya binawi na lang ng lalaki ang kamay at medyo pumarmal din. Uwian na po, sir. Sabad ka agad ni Queenie na isinukbit na ang bag. Lagpas na po ng 5 p.m. Anito pa't inayos ang buhok. Wisit. Nagpapaganda pa sa lalaki tapos sa kanya hindi. Hinubad pa nito ang salamin. Wear your damn eyeglasses! Mariin, nautos niya sa dalagang natigilan pa. Uuwi na po ako ngayon. Lumabas na ito sa cubicle na parang lalo niyang ikinainis. Ang lakas ng loob nito na sabihan siyang walang babae na pwedeng umakyat sa building para bisitahin siya. Tapos ito may lalaki na susundo. Unfair lang. May ote ka. Hindi ka uuwi ng 3 araw. Hanggang buhay ang gunggong na yan. Nagsalubong ang kilay ng dalaga dahil sa sinabi niya. Anong ote, sir? Kayo ho ang mag-ote dahil kayo ang parating pawala-wala. Uuwi na po ako dahil may trabaho pa po ako kay Sir River. Bye na po. Sabi lang nito at saka mabilis na lumakad palapit sa lalaki na sumundo na River daw ang pangalan. Naiwan siyang nakatunganga at nag-iigting ang mga panga. Buisit, may mas gwapo na ba talaga sa kanya ngayon? Siya ang pinakagwapo sa building niya. Hindi naman gwapo yung lalaki sa paningin niya. Bakit parang kinikilig si Queenie? Hindi dapat yun. Dapat sa kanya lang kinikilig ang mga babae. Fuck! Nasampula ng ego niya roon ah. Hindi pwede. Dapat
Kiligin din si Queenie sa kanya para kasing wala siyang kadating-dating sa dalaga at tinatawag pa siyang bastos. No, kahit hindi niya type ang secretary niya, dapat ma-attract din yun sa kanya at kapag nangyari yun, gwapo na talaga siya. Yun pa lang kasi ang kauna-unang babae na hindi sa kanya nagpapansin at naiinis siya na parang hindi yun makuhang humanga man lang sa kanya. LM keep on walking back and forth inside his room, hands on his waist. Hindi siya matahimik, nag-iisip siya sa nakita niyang eksena kanina. Ever since, nobody beats his charm, not even today. Dapat ay siya ang mas pogi at mas kinatatarantahan, hindi ang ibang lalaki. Napatigil siya sa paglalakad at tiningnan ang susi sa ibabaw ng bedside table niya. He will go. Agad niya itong dinampot at kinuha ang kanyang denim jacket. Hindi naman siya naka-boxer shorts kaya maayos na ang porma niya. Gabing-gabi na pero papunta pa rin siya sa Riverside Car Wash. Magpapa-car wash ulit siya kahit kalilinis lang ng kotse niya nung isang araw. Para ano? Para magpa-cute lang kay Queenie? At kapag hindi makyutan sa kanya ang babae na yun, ay hahalikan niya talaga. Baka sakaling makaramdaman lang ng kilig. Nobody damn refuses Lorenzo's Miguel charm. Paiwas-iwas ng tingin sa kanya noong una ang dalaga. Akala niya'y nagugwapuhan din sa kanya kaya ganoon. Pero base sa nakita niyang reaksyon noon sa river na yon na mas pogi siya di hamak ng milyong-milya, baka naiilang lang ang dalaga sa nakita doon sa stockroom. Kaya paiwas-iwas ng tingin sa kanya. Ibig sabihin, naalibadbaran sa kanya ang sekretary niya at hindi nagugupuhan. Ni hindi man lang kiligin kahit natawagin niyang baby o baka nagtatago ng feelings ang babae na yun. Pero hindi dahil iniwan kasi siyang nakanganga kanina para lang makisabay doon sa lalaki na mukhang kulangot. Hindi yun pwede. Wala pang hindi napugian sa kanya at hindi ang tulad ni Queen ang dededma sa isang playboy na tulad niya. Magpapapansin siya ngayon ng todo sa babae na yun. Kailangan niyang marinig sa bibig nun at sabihin na pogi siya. Tinalo na nga siya sa deal, tinalo pa siya sa kapugian ng isang river. Eh hindi naman pogi. He can't accept that. Every woman drools over him. Why Queenie can't? Kaya ngayon, nakaporma siyang lalo. He's not in his dumb business attire. Naka-plain semi-fit shirt and sneaker shoes siya para namang lumabas ang kamachohan niya at hindi coolness. Baka nga kahit pabangon niya ay abot ikasampung bilis siyang amoy. Maanong himatayin na nga si Queenie sa amoy niya para sabihin na makamatay ang perfume niya sa bango. Nilagpasan niya ang kanyang ina na madaanan niya sa ibaba. Wala na rin iyong nasabi para bang hangin siyang dumaan. Sumakay agad siya ng kotse at nagmaneho papalis. He stopped at the gasoline station. Full tank. Sabi niya sa gasoline boy. He tapped his fingers on the steering wheels while licking his lips. Naalibadbaran kasi siya. Hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pesting reaksyon ni Queenie sa lalaki na yon over him. Walang pwedeng gumawa sa kanya ng ganoon. Kahit isang babae man. Hindi iyon matanggal sa kokote niya at daigpan niya ang pusang di maihi. Tumingin siya sa labas na parang may maramdaman siyang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. And what his eyes caught was a woman, nakasakay sa isang pulang kotse at nagpapagasolina rin. Sinubukan niya ang gandang lalaki niya kung gumagana pa. Baka kasi expired na. He bumped one of his brows while gazing at the woman. Tingnan niya kung sa isang simpleng taas baba ng kilay niya ay maakit sa kanya ang babae. Kasi kay Queen ay hindi yun umuubra. Presto, the woman bit her bottom lip before hopping out of the car. Buisit na. Expired talaga yata lahat ng gestures niya para sa secretary ng hindi naman pinakamaganda sa lahat. Maganda pa nga yung babae na papalapit sa kanya. Hi, can we jump tonight? Tanong nun sa kanya at ngumiti pa ng maganda pero parang hindi siya interesado. Kailangan na muna niyang bawiin ang ego niya bago siya makipaglampungan. Queenie is his mission right now. At saka na siya ulit manchichicks kapag sinabi noon na gwapo siya talaga at kapag lumuhod na rin yun sa harap niya. Malaking kawalan sa bilib niya sa sarili ang ginawa ng babae na yun kanina. Hindi lang nahulog sa sahigang angas niya, nagpagulong-gulong pa. Sorry honey, I'm quite busy. Anya sa babae.
Parang na-disappoint na iyon sa sinabi niya. When is not? Kulit pa noon. When that bossy secretary kneels down in front of me. Tahas ang sagot niya na kinakunot ng noon ng babae. Bossy secretary? Tanong noon na hindi niya sinagot. Aminahari miss, anya lang at saka iyon kinindata na parang ikinapako sa kinatatayuan. Inaabot niya ang 500 sa gasoline boy. Buti na lang at hindi pa ganoon bawas ang laman ng tangke ng kotse niya kaya 300 plus lang ang full tank. Keep the change, anya sa boy at saka walang iba pang salita na ipinandanan niya ang sasakyan. Charming pa rin siya talaga. Isang patunay ang babae sa gasolinahan. Bakit ang bulag na sekretarya niya ay hindi yun makita? Daig pa niya ang isang expired na sardinas na hindi pinapansin. Nilalandi na nga niya kung minsan, wa-epek pa rin, nakikipag-away pa sa kanya. Tapos doon sa river na yon, nag-ayos pa ng buhok bago sumama at ang lambing-lambing pa magsalita. Sa kanya, sumasagot ng gusto samantalang siya ang CEO. Kung makapagsalita sa kanya, ay parang may-ari ng kumpanya. Nanigas pa ang panga niya nang matanaw niyang isang malaking pangalan na Riverside Car Wash. Malayo-layo pa siya. Malamang, yun din ang may-ari ng Riverside's Apartel. May pera nga, kaya pala mukhang mayaman. Pwes, hindi siya patatalo sa ugok na yun. Pagpasok niya, ay nakatayo si Queenie patalikod at may inaayos na kung ano. Parang nagpapakain yata ito ng isda sa aquarium. Nagpapapansin na naman siya gamit ang isang tikim. Otomatikong napalingon ang dalaga. Kaya sinadya niyang paibahin ang tingin niya. His green eyes made her move to dazzle her. Normal lang ang reaksyon ng dalaga. Kahit nakakaakit na ang tabas ng berde niyang mga mata. Sir Lorenzo Miguel. Pati nito sa kanya. Formal at walang dating. Na-bad trip siya lalo sa tinawag nito sa kanya. Tinawag siya nito sa kumpleto niyang pangalan. It's LM. Okay, LM. Ulit pa niya na may kaunting diin. Parang napakuro pa ito. Okay po, Sir LM. Anito at nagkibit balikat. Gusto niyang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa at titigan siya pero hindi. Umupo na ito sa silya at baliwala ang lahat. Magpapa-car wash po kayo? Tanong nito pagkatapos na maupo. May pinipindot. God damn it! Di man lang pinansin ang attorney ang walang kasing cool. Nabwisit na naman siya. Yeah, hanggang sa magsara ito ngayong gabi, ako lang ang magpapa-car wash. Seryosong pahayag niya na parang nararamdaman niya na nagsisimula na magsalubong ang mga kilay niya. Biglang tumawa ang dalaga sa sinabi niya. Bakit tumawa ito ay hindi naman siya nagbibiro. Hanggang mamaya kasi niya balak magpa-cute, kaya hindi siya uuwi hanggat di nito sinasabi na gwapo siya. Yung walang halong pang-insulto at walang kasunod na negative words about sa pagkatao niya. Just plain. Gwapo ka talaga, Sir LM. Yung ganun. Hindi po kaya magkatuklap-tuklap na ang sasakyan niyo pagka ganoon? Lasing po ba kayo o nakapambabae na naman? Aba't buwisit talaga. Nagsalubong na talaga ang kilay niya. Hindi na nga siya pinuri, inunsulto na naman siya. Wala akong babae. Busit, nasabi niya. Tumaas pa ang kilay nito at parang hindi makapaniwala. Nang tingnan siya saglit, himala po yata Sir LM. Anito pa sa kanya. You're my woman tonight. Sinubukan niya kung ano magiging reaksyon nito. Hindi naman yung totoo pero gusto niyang makita kung kikiligin pa ito. Ay nako, ialok niyo na lang po sa iba sir. Gutom na po ako pero hindi po ako baliw. Sabi na naman ito. Kinontrol niya ang sarili na kapag hindi ay baka mabasag ang lahat na nasa loob ng maliit na opisinang yun. This woman is really getting into his nerves and brain cells. Lalong lumalayo sa kanyang ego niya kapag ganito naharap-harapan siyang tinatanggihan. Parang papalipad na sa kalawakan ang kanyang kagwapuhan at bilib sa sarili dahil dito. Ang kwento ng mama niya, parang ganito rin ang kaso ng papa niya. His father planned to make his mama fall in love, then leave her after pero natalo ang papa niya.
Well, siya hindi, dahil hindi naman niya paiinlabihin si Queenie. Gusto lang niyang makita na nagpapaganda rin ito kapag nakikita siya. Natataranta kapag nariyan siya at sasabihin nito na ang gwapo mo talaga, sir. Magsasalita pa sana siya nang pumasok na naman ang amo nitong parang sa kanya ay mukhang kulangot. May bitbit iyon na pagkain. Good for two. He could see it. Nanigas na ng tuluyan ang mga panga niya at malamang kung may epilepsy siya ay kanina pa siya nangisay sa sahig sa sobrang inis. Nakatingin sa kanya ang lalaki pero parang hindi man lang apektado sa presensya niya. Kain ka na, Queenie. Anyan sa dalagang parang nahihiya na naman. Kinikilig na naman yata ang babaeng ito. Sana po hindi na kayo nagdala pero salamat, sir. Anyan kay Raver. It's Raver, okay? No, sir. Ani ng amo niyang kulangot nang umiti rin kay Queenie. Tameme na naman siya. Ano kaya kung suntukin na lang niya ang lalaking ito para naman siya rin ang bida? Para kasing hindi na siya nag-exist doon. I live for a while. Babalik ako at ihahatid kita, ha. Bilin niyon sa dalaga na kaagad na sinalo niya. Ako ang maghahatid sa kanya. Matigas, nasabi niya, kaya agad na napatingin sa kanya ang kulangot. He didn't withdraw his gaze and stood tall. Nga nga si Queenie Anne. Ano raw? Ihahatid siya ng playboy na boss niya? Nandedengke na ba ito? At naiisipan na makipag-agawan sa paghahatid sa kanya? Bakit? Pero magpapakarwash ka lang, diba? Kalmadong tanong ni sa River niya. Ikaw kanina, diba? Ako naman ngayon. Sabi naman ni LM na walang kasing salubong ang mga kilay. Oh no. What the hell is happening, Queenie? Ang boss River niya ay cool. Ang isa naman ay parang sasabog ang tumbong sa pagkapikon. Bakit naman mapipikon? Hindi naman siya type nito. At bakit naman siya ihahatid? Imposible naman. Na-crush siya nito. Si Queenie yata magdi-decide, pre. Kulpa rin na sabi ni sa River niya. Ito talaga ay nagsabi na sa kanya na maliligaw at hinayaan naman niya pero ang boss LM niya, it's a big question mark kung anong purpose ng katarantaduhan nitong may nalalaman pang pahatid-hatid sa kanya at duda siya. Tumingin ito sa kanya at matatalim ang berding mga mata. Lihim siyang napalunok. She knows that look. Hindi maganda ang sasabihin nito, sigurado. Magpapahatid ka ba sa akin? O i-terminate kita? He possessively asked. Terminate agad? Na naman? Grabe talaga. Porke alam na kailangan niya ng trabaho. Lagi na lang yun ang panakot sa kanya. Magpapahatid po, sir. Sagot niya. Iniliyad nito ang dibdib na akala mo kung sinong makikipaglaban pero in fairness, ang gwapo. Lalong maharot na boss niya ngayon. Ang bango pa. He smiled lopsidedly that playboy smile. Better luck next time, dude. Anyon kay River sa medyo cool na paraan. Tumango naman ang isa. Ako naman, next time. Sagot noon. Nasapo niya ang noo. Mababaliw siya. May nagkokompetensya sa harap niyang dalawang lalaki. Hindi siya kagandahan, alam niya. Average lang siya kaya alam niyang may mali sa ginagawa ng boss LM niya. She's not his type of woman pero hindi niya matukoy kung bakit ito nag-e-effort ngayon para magpapansin sa kanya. Sira na talaga yata ang tuktok? Bahala ka nga sa buhay mong maharot ka? Parang sira ulo si LM na hindi malaman kung anong gagawin para magpa-impress kay Queenie. Nakatingin siya sa dalaga habang nag-aayos ito ng kung ano sa loob ng bag. Gusto na niyang kumamot ng ulo sa kawala ng idea. Bakit ba napasubo na siya sa ganoon? Hindi rin niya alam pero parang ang laking kabawasan para sa kanya na hindi siya nito napapansin at mas napapansin pang isang ordinaryong lalaki sa katauhan ng isa pang boss nito. Ay shit! Naalala niya bigla ang kanyang cheeks na naghintay na pagbukas niya ng pinto ng kotse. There's a bright idea which came to his mind. He grabbed the door and opened it for Queenie. Napatulala pa ito saglit sa kanya. Sakay na, baby. Sabay pa-cute niya sa dalaga na parang nagtaka pa. Buisit, lahat ba ng matinong gesture niya ay katakataka para rito?
Baka pumangit siya sa konsumisyon. That can't happen. Maapektuhan ang ekonomiya ng mga kababaihan. Mawawalan ang mga iyon ng kaligayahan. Lumapit ang dalaga na nakatingin sa mukha niya. Okay lang po kayo, Sir LM? Tanong pa nito habang titig na titig sa mukha niya. Kulang na lang ay salatin pa nito ang noo at leg niya to check if he has a fever or what. Parang gusto nitong sabihin na hindi normal ang mga ikinikilos niya. Well, talagang hindi. Am I handsome? Takang tanong niya na baka sumagot na ito at mabawi na niya ang naluging yabang at bilib sa sarili. Bakit niyo po tinatanong yan? May nagsabi na po bang babae na pangit kayo? Aba, nasaan po at na ma-congratulate ko? Pangbubos ka pa nito sa kanya na lalo niyang ikinagigil ng lihim. Nanulis ang nguso niya sa inis. Ah, so pangit ako. At sinong gwapo? Si Raver, yung boss mo? Aba, edi lumayas ka na sa kumpanya ko kung ganoon. I need a secretary whose loyalty belongs to me. 101%. She rolled her eyes. Aba, ang taray? Ewan ko po sa inyo, sir. Para kayong nasisiraan ng bait. Dahil lang sa kagwapuhan ay daig nyo pang nalugi ng 1,000,000 sa pariyahan. Anito? Well, it's important to me. Tahas ang sagot niya. Eh kung ganon ho, pangit kayo talaga. Mas gwapo po naman talaga sa inyo si Sir River. Mabait pa. Prank ang sagot nito sa kanya na ikinatangis ng bagang niya. Sumakit ka na nga. Iipitin ko yung liig mo eh. Gigil na sabi niya. Saka niya inilapit ang bahagya mukha sa mukha nito. She pulled back her head. Wala pa pong karanasan ang bibig ko. Bawal humalik dyan ang playboy sir. Anito pa sa kanya. Halos ipagtulakan pa niya ito papasok sa kotse dahil sa inis niya. Ayaw talaga nito sa kanya. At kanino naman ito papahalik? Sa kulangot na si Raber? Ibinalibag niya ang pinto. Pwes, makikipagkompetensya siya. At oras na magkandarapan na si Queenie sa kanya, ito naman ang babawian niya. Lalayasan niya ito ng nakaluhod, makaganti man lang. Pilit na kinakalma ni Queenie ang sarili dahil sa presence ni LM. Kanina pa siya kinakabahan, pero ayaw niyang pahalata. Gusto niya mabawasan ang bilib ng lalaking ito sa sarili, kaya inaasar niya ng husto. Gusto yatang marinig na galing sa bibig niya, nagwapo ito. Pwes, manigas ito dahil wala siyang sasabihin. Paano ubod ng yabang? Akala mo lagi na lang mauubusan ng babae. Haliparot na tunay. Dapat dito ay tumino at magmature. Hindi naman na ito bata. May edad na rin naman pero kung umasta ay parang teenager lang. Mas mature niya yata siya rito. Kahit 24 pa lang siya. Ang hindi niya matukoy sa ginagawa nito ngayon ay ang purpose nito sa pagpapakita sa harap niya ng kabutihan at ng paghatid. Hindi na nga lumayas pagkatapos na magpa-car wash. Parang panay ang pa-charming ng damo sa kanya at titig na titig pa sa mukha niya. Aba, kung di lang matatag ang kontrol niya ay malamang nagtatalo na siya sa kilig kanina pa. Wala naman itong kaimik-imik. Panay lang ang masid nito habang pindot ng pindot sa cellphone nito tapos susulyap sa kanya. Kapag tinitingnan niya ay tinataasan lang siya ng kilay. Para na siyang mahihimatay, kinokontrol lang niya ng husto. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganoon na ubod ng gwapo at bango na kahit na yata hindi maligo ng 20 years ay mabango pa rin. Sobra ang pagpipigil niya kasi ayaw niya maapektuhan. Mahirap makarelasyon ang ganito na ubod ng babaero. Pakiramdam niya ay parang laging maghahanap ng babae kapag nakalingat ang totoong girlfriend. Saka hindi papatol sa kanya ang tulad nito. Yun ang paulit-ulit na nasa sa isip niya. Ang isang Lorenzo Miguel, happy-go-lucky, billionaire, handsome, and playboy. Swerte lang ng mama nito dahil napatino ang ama. At sana dumating din iyon kay Sir LM niya. She looked at the rearview mirror when she felt pair of eyes gazing at her. Again, may dumi ba ako sir sa mukha? Formal na tanong niya rito at sa kanya pa simpleng binawi ang tingin. Has anyone told you that you are so beautiful? Seryosong tanong nito. Ano raw?
Parang kinapos siya ng hininga. Ginugood time siya ng boss niya. Nararamdaman niya yun. Baka mamatay na siya ngayong gabi. Gusto niya mataranta kasi kinikilig siya. Kahit sabihin na hindi naman totoo yun o kung ano man ang dahilan nito. Parang kinikilig pa rin siya. Wala po. At huwag niyo na rin pong sabihin na maganda ako. Kasi hindi po ako naniniwala. Diretsyong sagot niya na ikinatigas ng panganito. Bakit ba lagi mo akong binabara? Mukha ba akong inidoro ha, Queenie Anne? Parang gigil na saad nito. Ganito palang ugali nito. Ang bilis magbago ng mood. Minsan, mahangin. Minsan, cool. Minsan, masungit. Minsan, mabait. At madalas ay sira ulo. Kapag ikaw ang binara ko, makikita mo. Banta pa nito sa kanya. Lihim niyang nakagat ang labi. Anong bara? Pwede naman sir. Lagi naman po tayo magkausap. Pwede niyo po akong barahin. Anya pa. Nakakatawa lang na makitang pikon na pikon ito sa kanya. Ebira, pwede ba? Mahalay na tanong ito, sabay tingin pa sa kanya at tumas pang isang sulok ng labi at nagpakawala ng pilyong ngiti. Bastos ho talaga kayo sir ano? Humalokip-kip siya na ikinatawa nito ng malakas. Buisit talaga. Mapanira ng gabi ang maharot na amo niya. Kanina piko na, ngayon naman parang baliw na tumatawa. Sira talaga. Kung hindi lang siya natatakot na mawala ng trabaho, hindi siya sasakay at tatabi rito. Hindi na naipagbukas ng pinto ni LM si Queenie. Paano kasi? Mabilis na bumaba ang dalaga sa kotse niya kahit na balak niya maging maginoong style. Habol na lang siya. Umuwi na po kayo sir kasi gabing-gabi na. Taboy nito sa kanya habang siya ay pamasid-masid sa buong paligid. Dito pala ito nakatira. A place where there's no decency. Hindi naman sa nangmamaliit siya. Pero malamang kung alam ng mga tao kung magkano ang sinusot na sapatos ng sekretarya niya, ay baka putulan ito ng binti ng mga tambay dahil sa presyo ng pulang sapatos na bigay niya rito para ipangbili ng alak. But did he mind it? No, barya lang yun para sa kanya. Hindi niya yun iniisip at hindi niya ugali na tumingin sa presyo ng isang bagay basta magustuhan niya. He said the most expensive available Louis Vuitton, red shoe size 8, that was it. At sakto lang ang size pala. Pagkasabi sa kanyang half a million, he paid it straight from his account. At kung tatanungin naman siya kung ito ang pinakaunang babae na nabigyan niya ng isang bagay kahit na hindi niya kaano-ano. Yes, ito ang una. Pangpalubag loob lang naman niya sa inabot nitong pang-iinsulto ni Diaz sa dalaga at kapalit na rin ng sapatos na nasira noong unang araw na magtatalon ito dahil sa isang daga. Napatigil din siya sa pagsunod nang tumigil na si Queenie sa tapat ng isang barong-barong. Nakapamulsa lang siyang nakatayo sa may likod nito habang nagbubukas ito ng padlock ng pinto. May kadiliman ang lugar at hindi niya alam kung safe ba ito na umuwi ng ganoong oras. Hindi ka ba natatakot at umuwi ng late sa place na ito, Queenie? Tanong niya sa kainilibot na naman ang paningin sa paligid. Hindi po. Tropa ko ang mga tambay dito at mababait po sila. Actually, mas masarap nga pong kasama mga tao dito kesa sa mga tao sa opisina ninyo. Tapat na sabi nito na parang hindi na mabuksan ang lock. Shit talaga! Gusto ba nitong sabihin na masama siyang kasama? Na wala siyang kwentang kasama? Are you telling me I'm one of those, Queenie? Masungit na tanong niya rito. Ang sensitive niyo naman po, sir. What I'm trying to say is that yung iba pa po sa office, plastic. Anito na parang hindi pa rin nabubuksan ng lock kaya lumapit na siya. Give me that. Aniya sabay agaw sa susi. Nahawakan pa niya kamay nito at bakit parang siya pa ang naiilang. Shit, this isn't right. Pero kinalma niya ang sarili habang binubuksan ng lock. Do you own this house? Usisa niya. Kasi parang kahit naman may lock ang pinto ay mabubuksan pa rin ng ganoong kabilis. Sira-sira niya ta ang bisagra, palagi niya. Rented lang po. Anito sa kanya at nauna nang pumasok sa loob at iniharang ang sarili sa pinto. Nangunot ang noo niya. Wait!
Aren't you going to let me get inside? Matapos kong buksan ang pinto mo? Gabi na po, sir. Salamat po pero wag na po kayong pumasok kasi hindi kayo komportable dito. Isnira nito ang pinto at naipit pang dalili niyang nakahawak sa hamba. Aray ko! Daing niya, kaya napilitan iyong buksan ulit ni Queenie. Ngayon lang siya naipit sa tanang buhay niya. Masakit pala yun. Kayo naman po kasi. Nahilan nito ang kamay niya sa katiningnan at walang tigil sa kahihima sa dulo ng daliri niya. Ang kulit niyo po kasi. Anito pa rin at sa kahinipan ang kamay niya. It's strange. Pero ang sarap sa pakiramdam. Oo, sobrang sakit. Ouch! Arte pa niya. Masarap palang feeling na may babaeng concern sa kanya bukod sa mama niya at sa kakambal niya. He stared at her beautiful face na kahit may kadiliman ay maganda pa rin. Kiss it para mawala ang sakit. Parang batang utos niya sa dalaga na kaagad na binitawan ang kamay niya. Abuso na kayo sir ha? Inuuto niyo na pala ako. Umuwi na nga po kayo. Salamat. Anito sabay tulak na naman ang pinto kaya napaatras siya na mabilis. Kumatok siyang muli. No good night kiss baby? I'm waiting. Anya sa may pinto nito, nakadikit pa ang kabilang parte ng mukha niya sa kahoy. He's trying to hear the sounds she makes. Good night po sir, bye! Anyon lang at wala siyang narinig pa. He just smiled. Nakaka-enjoy din pala ang ganoon na kahit may kasamang babae ay nag-uusap lang at nag-aasaran. Nakaka-enjoy kahit na wala sila sa kama at may ginagawang kalokohan. He turned his back. Lumingon pa siya kasi baka binuksan ulit ni Queen ang pinto. Pero hindi na talaga. Bakit natutuwa siya? Ang gusto niya lang naman ay magpakyut ito sa kanya para maramdaman niyang walang expiration date ang kapugian niya at mas gwapo siya sa river na yun. Darating din yun. Huwag kang mainip. Gwapong nila lang. Wika nito sa kanyang sarili. Parang nakakita ng multo si Queenie nang makita ang bulto ni LM sa opisina umagang umaga. Nauna pa ang lalaki sa kanya. Himala. At hindi ito sa private elevator ng parking area sumakay. Bakit naroon sa lobby ang babaero niyang boss at parang may hinihintay ang damuho? Nakasandal iyon na parang estatwa sa may elevator. Pinagpepiestahan ng mga kababaihan ang kagwapuhan ng bisit na boss niyang babaero at parang tuwang-tuwa naman yun sa nakukuhang atensyon sa mga tao. Napakalandi talaga. Pusturado ito kahit umagang umaga pa lang. Wala pang araw ay nakasunglass ng impakto. Bukas na naman ang botones ng damit at namumuti lalo. Sa pulang long sleeves, pakagat-kagat pa ito ng labi. Nagpapakyut ba ito? Kanino? Luminga siya. Maraming babae sa likuran niya at malamang ay nagpapakyut ito sa lahat. Hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy lang siya pagkatapos niyang batiin ang dalawang gwardiya at ninitian. Kumulo na naman ang dugo ni LM nang lagpasan siya ng tingin ni Queenie. Aba, at talagang parang hindi ako nakita ng babae na ito. Hindi kasi siya pinapansin ng dalaga, pero ang dalawang gwardiya ay ginitian na. Binati pa. Ano ba siya sa paningin nito? Multo? Gwapo naman siya ah. No, mas lalong gwapo siya ngayon. At ang nakakainis pa ay sa kabila itong elevator sasakay, kaya kumuhog siyang humabos sa kabilang parte ng lobby. Hi baby! Bati niya kaagad sa dalaga na ilang hakbang lang ay inabutan niya. Todo paskil siya ng ngiti rito habang nakapamulsa. Nandyan na po pala kayo sir. Ano hong nakain niyo? At maaga po kayo. Tanong nito sa kanya na ikinapalis ng ngiti niya. Iniinsulto na naman siya ng babaeng ito talaga. Nan, pasimpleng tugon niya. Napipiko na siya. Ganoon ba talaga ka-informal ang tingin nito sa kanya? Na lahat na lang ng kilos niya ay parang bagong-bago talaga. Sobrang nauubos na ang yabang niya sa sarili. Parang pakiramdam niya ay hindi na siya si Lorenzo Miguel. Kinalma niya ulit ang sarili niya. How do I look with my red long sleeves? Hinarangan niya ito sa pinto ng elevator. Okay lang po. Tanging sagot nito na parang nabuburyong pa sa kadumaan sa gilid niya papasok ng elevator. Okay lang? That's it? Damn,
This woman doesn't know how to describe a demigod. Marami pang empleyado ang sasabay sana pero pinalayas niya. Dun kayo, kami lang dito. Asik niya sa mga tao niya. Nakaagad namang nagsilaya sa harap niya bago sumarang pinto ng elevator. Pasimple siyang tumabi kay Queenie at tinanggal ang sunglass. Don't you think bagay tayo sa red, baby? Tanong pa niya rito at sumipol pa na inakbayan ang dalaga. Oy sir, bawal na po yan ha. Chancing na po kayo. Wala yan sa kontrata ko na pwede niyo akong akbayan. Iwinaksin nito ang kamay niya na parang diring-diri na naman. Ha, buwisit talaga. Meron, and I can kiss you whatever I want to. Napipiko na talaga siya. Di na siya nakatiis kaya hinawakan niya ito sa dalawang braso. Saka pinagdikdikan sa katawan niya. Hoy sir, harassment na to. Anito at nagpumilit na makawala pero nagmatigas siya at inilapit pa mukha sa mukha nito kaya sinuntok siya ng dalaga sa mukha. Ow! Daing niya saka automatikong nasapo ang panga at parang naalog pa ang ulo niya dahil medyo malakas iyon. It's too late to react or say something because the elevator opened and Queenie stepped out immediately. Nagmadali rin siya. Ngayon lang siya tinamaan sa mukha. Namumuro na talaga to. Kagabi, inipit siya. Ngayon sinuntok na. Hey! Come back here! Sisirain mo ang kagwapuhan ko. Don't you know that all women run after this handsome face? This woman is acting like a brat towards him. His CEO. For God's sake, hindi naman siya basta ordinaryong empleyado roon na pwedeng suntukin at ipitin. At bakit? Nagpapaka-CEO ba siya? Shit! Bakit ba may pabulong-bulong ang konsensya niya? Hahabol-habol si LM kay Queenie. Di niya akalain na masusuntok niya ang amo. Diyos ko! Para naman kasi iyong walang isip. Gusto niyang kagatin ang daliri dahil sa ginawa niya. Baka tuluyan na siyang masisante dahil doon, marahas niyang nakamot ang ulo. Naipit lang naman siya sa kalandian noon. Naiirita siya at wala na siyang ibang option kundi gawin ang bagay na yun. Secretary, nanununtok ng boss. Inay, paano ba naman kasi ang kulit? Ninenerbiyos na nga siya para pangsira ulo ang pakyut ng pakyut sa kanya. Natatakot akong mahalik ka niya. Baka mamaya ay mabuking siya noon na may paghanga rin siya kahit papano. Pilit lang niyang nilalabanan dahil hindi pwede na mahulog siya sa tulad ni LM. Bukod sa estado sa buhay, baka mapaga ang kamatayan niya dahil sa mga pambababae nito. Humanga siya. Paano ba naman? Eh di niya akalain na aapak ito sa lugar niya. Kaya nga ipinagtabuyan na niya ito kagabi kasi alanganin na patuloyin niya. Hindi naman kasi ito sanay sa ganoong lugar pero sumunod pa rin ang makulit at gusto pang pumasok sa bahay niya. Kahit na alam naman niyang kalokohan lang din ang nagtulak doon. She just can't believe that a man like him who's overpowering with self-confidence and oozing with sex appeal will actually stand on that kind of place. Eh magbuhat nga ng karton ng gamot noong unang araw niya sa trabaho ay ayaw. Magmaneho nga ng closed van truck ay ayaw. Yun pa kayang umapak sa isang lugar na hindi disente? Pero nagkamali siya. Kahit ang lock ng pinto niya na kalawangin na ay hinawakan at binuksan pa nito. The rich playboy LM made all those things. At dahil doon, kahit pasabihin niya na parang kalokohan lang ang palapit-lapit nito sa kanya, hindi niya pa rin inaasahan na magagawa nito yun. Kasi ang taong totoong Marte, hindi basta hahawak sa mga bagay na madumi at aapak sa lugar na hindi akma sa pagkatao. Think it right. LM is not just a millionaire. He is a billionaire but he had set his foot on her uncomfortable place. And it's truly unbelievable. Bahala na. Mukhang hindi naman galit. At ano raw? Hinahabol ng lahat ng kababaihan ang kagupuhan nito? It registered in her mind. Ang yabang? Excuse me sir, don't count me in as one of them. Hindi ko ho kayo hinahabol. Anya sa binata. She saw him brush his face using his palm. Salamat, narating na din niya ang cubicle niya. Well, one day you will. At ikaw naman ang malilintikan sa akin.
Hinila na naman siya nito at inilapit ang mukha sa mukha niya. Remember that. Parang gigil, nasambit nito at kinagat pa ang sariling labi habang nakatingin sa labi niya. Nailibot niya ang mga mata sa paligid. May mangilan-ngilan ng mga tao roon na nakatingin sa kanila. Lihim siyang lumunok dahil sa kahihiyan. Ibinalik niya ang mga mata sa boss niya at parang gusto na niyang pagsisihan na tumingin pa siya sa mukha nito. Dahil malamlam ang mga berdeng mata nito na nakatitig sa mukha niya habang nakangiti pa ng kaunti at tinitingnan ang lahat ng parte ng mukha niya. Anong klase ng tingin ito sa kanya ngayon? Parang may pagkapormal at hindi yung tipikal o normal na titig ng nakilala niyang isang playboy na LM. Pinilit ni Queenie na magsalita at huwag pansinin ang bagay na iyon. That won't happen, sir. I'll resign first before that thing happens. Sabi rin niya na nakipaglabanan din ng tingin dito. Then, I won't let you leave. Matigas na sabi nito bago siya binitawan at tinalikuran. She was frozen on her track. Nababalo na naman ang boss niya at parang ayaw na patalo o pababae ng pride bilang matinik na babaero. Hindi pa yata ito nare-reject sa tanang buhay nito. Baka ang birthday nito ay February, kaya parang kulang-kulang. Hindi naman siguro yung totoo pero mula pagkabata niya ay iyon ang nakagis na niya kasabihan. Ibalik mo muna sa akin ang bilib ko sa sarili ko bago ka makatakas sa kumpanya ko. Ani ni LM sa isip niya. Pumasok na siya sa sarili niyang opisina na bugnot. Today's the contract signing of those medical representatives. Queenie no wonder contributed a lot for the company because of the said contract. He never entrusted it to anyone and only settled it to himself. Yet, because he wanted to test her, he obliged her to be his proxy. Imagine how crazy he is. Ang isang bagay na ayaw niyang ipagkatiwala sa profesional na mga business associate niya ay ipinagkatiwala niya iyon sa isang sekretarya. Liligawan na lang sana niya ulit si Madam kung hindi nakuha ni Queenie ang deal. Kaya lang patay siya. Siya ang bukya. Tumingin siya sa telepono na nagri-ring. It's from his secretary's line so he pick it up. He hummed. Madam Faith is waiting, sir. Line 2. Her sweet voice filled in. Another hum. Queenie put down the phone. Binabaan siya ng buwisit. Dapat, siya ang nauna pero nagawa na nun kaya ano pang ipagmamaktol niya. Dinampot na lang niya ang line 2 para kausapin ang matandang retokada. Version 2.0. He fake a smile. Madam Faith. Aniya, bakit siya magkakandara pa sa babaeng mas mayaman naman siya ng 5 beses? Are you ready for the signing, LM? You know, I'm always ready, Madam Faith. Eh bakit wala ka sa meeting at nag-LBM ka raw? What the fuck? Gladly, your secretary is just heavenly witty and so accommodating. She treated us so well and I love her company. Nakakatuwa ang isang tulad niya. You'll gain from her. You must keep her. Damn, bakit sa kanya hindi accommodating si Queenie? Napakatari nga nun sa kanya. I'm sorry about the LBM thing. It was out of control. It's fine now. There's new challenge for your company to face for our contract to last longer. If not, I'll put out my representatives. Did she explain it? Yes. Tamad na sagot niya. Good. Sagot nito saka ibinaba agad ang telepono. Papagsilosin kaya niya si Queenie kung makita ba niya na may crush man lang ito sa kanya. Eh di kapag nagselos, alam na niya na nagugupuhan din ito sa kanya. Ayaw lang umamin. Eh di ang galing, balik na ang self-confidence niya na siya ang pinakagwapo pa rin sa lahat. Yeah right, LM, make her jealous. Later, he had his evil grin. Naupo siya sa kanyang upuan at napatanga. Wala naman siyang gagawin. Pumasok lang siya ng maaga para magpapansin kay Queenie. Alam niya kasing maagang dumarating ang dalaga. O di ngayon siya naman ang nakatunganga. Ano bang gagawin niya? Nang di siya makatiis ay tumayo ulit siya at lumapit sa mesa ni Queenie. She went straight to her cubicle. Tinanggal niya nang walang paalam ang salamin nito habang may ginagawa ito sa computer. She just looked at her and shook her head.
He comfortably sat on the chair in front of her desk and faced her. Sumandal pa ang ulo niya sa pader para relax siya habang nakatunga nga sa mukha nito. Umarko ang kilay ng dalaga sa kanya at parang hindi man lang apektado sa mga titig niya at magagandang ngiti. "May kailangan po kayo, sir?" she formally asked. "You." Sabay taas baba niya ng kilay. She just smirked and it isn't real. "Sorry po, not available." Anito sa kanya't itinuon ulit ang mga mata sa ginagawa. She's now writing on a bond paper. At sigurado, ipapaskil na naman ito iyon sa pader. She's so well organized na kahit ang mga kalit-liitang papel ay nakasalansa ng maayos. Kabaligtaran niya naman sa papa niyang burara o mas burara pa nga siya. Tinuruan naman siya ng mama niya ng maayos. Pero sadyang hindi niya sinusunod. "I don't care. Basta ikaw ang kailangan ko. Tapos!" Aniya at mas lalo pang pinakomportable ang pagkakaupo sa harap nito. Padabog nitong ibinagsak ang ballpen sa mesa. "Pwede ho ba, sir? Nakakahiya ho yung ginagawa niyo." Asik nito sa kanya pero hindi siya natinag. "I love your voice. Para kang si mama." Nangingiti pang sabi niya at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Saka mas lalong pinakatitigan ang mukha ni Queenie na namumula na sa inis sa kanya. Ngayon, nakikita na siya nito. Napapansin na siya. But still, dahil pa rin sa inis at hindi dahil sa makamandag na kagwapuhan niya. "Nax, bibigay ka rin sa akin. Kala mo?" Anang pilyong isip niya. "Bahala ka nga sa buhay mo dyan." Anito sa kanya at sinimula ng ipaskil ang bond paper sa maliit na bulletin board. Sinundan niya ng tingin ang mukha nito. Nagagandahan talaga siya ito, lalo kapag natatabunan ng kulot na buhok ang mukha. Parang ang sarap lang ayusin. Kaya yata ginugusto ng isang amo dahil mapangakit si Queenie. Hindi yun pwede. Dapat sabihin muna nito ang gusto niyang marinig. Gawin ang gusto niyang gawin ito na magpaganda sa harap niya at kiligin. "Yeah, I'll handle myself. Sooner, I'll handle yours." Mga para-paraan niyang dialogues. Marunong pala siya nun. Sinong hindi bibigay sa kanya? Macho guwapito na pumaparaan ang mga pamatay na dialogues, bumabanat siya. Pero parang waipek pa rin kay Queenie. Buhisit. Para na siyang tungik. Di pa na siya napapansin. Hanggang kailan ba nito balak dadmahin talaga? Naiinip na siya. Hindi na siya nakakapansik simula kagabi. Asa na ba mga med drops para mapagselos ko siya? Napakatagal naman ang mga visit na yun. Napangiti si Queenie sabay tayo nang makita ang sunod-sunod na mga medical representatives na dumarating. She looks like the boss dahil siya pa ang parang excited na matutuloy na ang contract signing ng mga iyon. Hindi tulad ng isang ito na si LM na tulog sa harap niya habang nakaupo. This man never left her cubicle. Hindi na lang niya ito pinansin at nakita niya na pikit na lang. Nakatulog ng impakto sa katutunganga sa mukha niya kanina pa. Ilang na ilang siya pero ano bang magagawa niya? Mapanadya ang amo niyang babaero at kahit na anong taboy niya ay hindi niya talaga mapalaya sa harap niya. Kaya ang ginawa niya, pinatugtugan niya sa computer ng mga malalambing na kanta o di tulog ngayon ang lalaki. Nakangiti na sa kanya mga medical representatives na dumating. "Hi!" Bati niya sa mga iyon. At totoo na ang isang daan ng med reps ay hindi kakaunti. "Is he the boss, Miss Queenie?" Tanong ng isang babae sa kanya at ang mga mata ay nakatuon sa gwapong mukha ni LM na natutulog. Tumango siya at sinulyapan din ang binata. "Yeah." Nakatulog lang siya dahil nahele ng kanta. "Aniya?" "I'm awake." Sagot nito. Sabay dilat ng mga mata at kaagad na tumingin sa kanya. Namumula mga mata nito kaya halatang kagigising lang naman talaga. Ni hindi man lang ito nag-abalang tumayo at ayusin ang sarili. Sinipat lang nito at tiningnan ang mga aplikante. Saka napako ang mga mata sa kausap niyang babae na maganda. Iyon ang naka-front sa kanila. Sumilay na naman ang playboy smile nito na walang babaeng hindi makakahindi. Bingo! Naglalandi na naman ang impakto.
Ngumiti rin ang babae na parang nagbablush dahil sa titig ni LM. Maya-maya ay tumayo na ito. In my office. Anito at nagpaiwan na siya. Baby, in my office too. Anito pa at bahagyang lumingon sa kanya. Baby, ang pangalan mo, miss? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Di niya alam kung paano magpapaliwanag. No, I call her baby. Tahas ang sabi ng boss niya na ikinahiya niya sa mga med reps na yun. May I also call you sweetheart? Biro ng lalaki sa kanya na kahapon pa nagpapakyut alam niya. Todo dead malang siya at kunwari, di niya maget sa mga biro nito sa kanya. Ngumiti lang siya sa lalaki bago lumabas sa cubicle niya. Tiningnan niya si LM na matatalim ang titig sa isang medical representative na yun. Nagsiselos? Hindi yata. Baka nagpapanggap lang ito. Get in. Singhal nito sa kanya kaya napakura pa siya. Itinulak nito ng malaki ang pinto ng opisina. Anong problema ng lalaking to? Akala mo kung sino? Ladies first, maiwan yung mga lalaki sa waiting area. Anito't sa kamarahas na isinara ang pinto. Anong sungit tapos pinauna ang mga babae? Ay, walang himala. Napailing na lang siya sa ikinikilos nito. Once a playboy, would always be playboy. Wala talaga itong pagbabago kahit ang usapan nila ay hindi na ito maglalandi sa opisina. Upo na muna po kayo. Aniya sa mga babae at inalhad ang sofa. Sumunod siya kay LM na nauna na sa mesa nito. She's preparing the list on his table when he stood beside her. Prepare the auto pen, baby. Bulong nito sa may tenga niya. Napapilig pa ng kaunti ang ulo niya kasi nangaligkig siya. Bakit ang halin ng damuho na ito at ang kamay parang lumapat pa sa likod niya o guni-guni niya lang yun? Tumango na lang siya pero bago siya makaalis sa tabi nito ay hinila nito ang baywang niya. Diyos ko Lord, nakahawak nga sa katawan niya ang babaero. Anong pangalan ng babaeng nakagreen sa sofa? Pasimpleng bulong ulit nito sa kanya kaya dumako ang mga mata niya sa babae. Wala. Sa pakikipaglampungan siguro ang uwi ng mga ito mamaya. Let me remind you sir, no flirting with women when you're at work. Deal yun, remember? Ani at bahagya pang tiningala ito. She wants to regret again dahil totoong ang mukha nito ay nasa may itaas lang ng ulo niya at ilang pulgada na lang ang mukhang magkakahalikan sila. His green eyes lit up. Ngumisi ito sa kanya. Are you jealous? Mahalay pa rin na tanong nito kaya natawa na lamang siya sa kasiya umalis sa tabi nito. Hindi po. Bakit naman? Hindi ko naman po kayo crush. Pagkukunwaring sabi niya. Good job, Queenie. Nagtangis ang bagang nito. Ilakas mo pa. Gigil na sambit nito sa kanya, kasabay ng pamaywang at parang bulkan na sasabog sa inis. Eh kasi ang kulit niyo po. Tumigil na kayo, sir. Ani at binuksan na ang laptop nito at ikinabit ang autopen. Autopen is ready. Pwede na pong simulan ang contract signing. Aniya, para matapos na. Pilit na kinokontrol ni LM ang sarili. Naiinis na siya, naharap-harapan nitong sinasabi na hindi man lang siya crush nito. Minus points na naman yun sa kagupuhan niya. Nakakailang strike na ito at malamang kung nasa field siya ng laro ng basketball o football ay matagal na siyang out. Todo na nga ang pakyut niya. Todo naman ang tanggi sa kanya tapos sasabihin pa siya na hindi crush. At sino crush nito? Yung lalaking medical representative na naman? Wisit na lang talaga. Hindi pa ito umimik ng sinabihan na tatawagin siyang sweetheart. Eh kung pasabugin na lang kaya niya ang bunganga ng med rep na yon? Napipiko na siya totoo sa ginagawa ni Queenie sa kanya. Ito ang kaisa-isahang babae na nagpapakita sa kanya ng harap-harap ang pagkadisgusto. Parang tulad din ng mama at papa niya noon. Hindi kaya ganoon din ang nangyayari sa kanya ngayon? No, that's not possible. Hindi rin naman niya gusto si Queenie. Nagaganda lang siya pero hindi niya ito gusto. Hinding-hindi. Naupo na siya sa swivel chair niya. Dito ka sa tabi ko tumayo. Mariin, nautos niya sa dalaga. Nakaagad naman itong tumalima. O dito ka sa akin maupo. Ngumisi siya ng ubod ng harot
Sabay kagat sa labi niyang mapupula, pero inismiran lang siya ng dalaga. Ay, buisit talaga. Sumusobra ka na. Magsasalita pa sana siya pero nauna na itong yumuko sa may tabi niya para sa pagtatawag ng mga pangalan. Kaya bahagyang tumaas ang laylay ng skirt na suot nito sa may bandang puwitan, exposing more of her thighs. At konti na lang ay masisilip na niya. Fuck! Parang gusto niya maka-score, pero ang gusto niya ay si Queenie. Ayaw niya sa iba. Bumuga siya ng hangin. Nasisiraan na siya ng bait at kailan pa siya nagka-interes si isang virgin. No way! This isn't happening right now. Damn it! Stand straight, will you? Di na niya nakontrol ang inis. Napatingin pa sa kanya ang dalaga na parang walang alam sa kababalaghan na nangyayari sa loob ng katawan niya. Ano ho bang problema niyo sir sa akin? Naiinis din na sita nito sa kanya. Ikaw! Ikaw ang problema. Stay at the couch. I'll call you when I need you. Salubong ang kilay, nasabi niya rito. Inismiran siya nito bago lumayas sa tabi niya. Ang arte-arte niyo, ang hirap niyong espilingin. Bubulong-bulong na sabi nito. His eyes followed her. You're not going out. Stay at the couch. Aniya, nang tangkain nitong hawakan ng doorknob. Tumingin pa ito sa kanya ng masama bago mataray na naupo sa tabi ng mga aplikanteng medical representatives. Ngayon, magseselos ka. Anang pilong isip niya pagkatapos may masmasan ang sarili. The beautiful lady in green, come here, baby. Tawag niya sa babaeng maganda, nakatabi ni Queenie. Halata kasi nagpapakyut sa kanya ang babae kanina pa. Sinulipan niya si Queenie na inirolyo ang mga mata at umiling pa. Nagseselos na yata. Yuhuu! She'll now admit that I'm too handsome to be true. Kagad naman na lumapit ang babae sa kanya, pero nang magsimula na siyang ngiti-ngitian ang babae sa harap niya, ay siya namang pagdukot ni Queenie ng cellphone at nag-umpisang mag-text. Pumangit na naman ang tabas ng pagmumukha niya. Wala talagang pag-asa. Hindi nagseselos sa kalandian niya ang buisit na sekretarya niya. Pangit na nga yata talaga siya. Sa sobrang kainisan ay sinunod-sunod niya ang pagtawag sa mga aplikanteng babae para pumirma at nang matapos yon ay ang mga lalaki na naman. Hoy! Dito ka sa tabi ko! Tawag niya ulit sa dalaga na magsipasok ang mga kalalakihan. May mga itsura syempre kasi mga ehente. They are presentable and charming, tall, fair-skinned and pleasing. Para mga commercial model sa mga ito sa telebisyon. Tumayo ng pormal ang dalaga sa tabi niya. Pinukol pa niya na masamang tingin ang dalaga na pa-text-text pa rin. Nang di na siya makatiis ay tumayo siya at hinablot ang cellphone ng dalaga. Ano ho ba sir? Yung phone ko! Pilit nitong inaagaw ang aparato pero ipinasok niya sa bulsa niya. Now, get it if you can. Ngumiti pa siya. Alam niyang hindi nito makukuha kasi nasa bulsa ng pantalo niya. Humalokipip ito ng buong taray, which she found so cute. No flirting, true texting in my office, baby. Pangaasar niya pa rin bago ulit siya umupo at nagtawag ng aplikante. Eksakto, ang una pa naman ay ang lalaki na nagsabing tatawagin si Queenie ng sweetheart daw. Eh kung bigwasan na kaya niya ang nguso ngayon na ngayon na. Di pa nga nagkakandara pa sa paghahabol sa kanya, mukhang may bago na naman naaakyat ng ligaw. No way! Nanigas ang panga niya nang makita na ngumiti ang lalaki sa dalaga at gumanti naman ang isa. Fuck! Malandi rin! Wear dumb glasses. Galit na utos naman yan sa dalaga na kaagad namang sumunod. Maganda pa rin siya, Mr. CEO. Kahit may glasses, ano po? Anang lalaki sa harap niya na halatang nagpapacharming. Remove that glasses right away and get out. Gigil na naman na asik niya sa dalaga. Galit na humarap sa kanya si Queenie at nakipagtitigan sa kanya. Ipit-ipit ang sariling mga labi na parang may gustong sabihin na hindi masabi sa kanya. Siguro dahil may mga aplikante kaya pinipigilan ang sarili. Kuyom ang kamao na nagmarcha papalabas ng opisina. Ngayon, wala na. Na-relax na siya. Wala nang pa-charming ang lalaking papogi sa harap niya nang halingali na niyang suntukin kanina pa. At buisit lang
dahil parang mas apektado pa siya kesa sa mas apektado si Queenie sa pagpapaselos niya. Pero nagseselos nga ba siya? Hindi. That will never happen. Nabubwisit na umupo si Queenie sa silya. Matapos niya makalabas ng opisina ni LM, naiirita siya sa amo niyang hindi niya maintindihan ang totoong gusto. Bumuntong hininga siya at tinanggal ang eyeglasses niya. Pagod niyang kiniskos ang palibot ng mga mata. Drug addict siguro si LM. Yun ang nasa sa isip niya. Daig pa nun ang nakahit-hit ng 10 kilo ng shabu dahil sa mga hindi maintindihan ng mga utos sa kanya. He wanted her to assist him and after a moment, he changed his mind and ordered her to go outside in his office. That's insane. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Ibang klase ang utak ni LM. Masyadong magulo. Kung mayroon man doon isang bagay na hindi magulo, ay ang pambababae noon. Tiningnan niya ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Maghahanap na lamang siya ng gagawin niya roon kaysa naman problemahin niya ang sariling boss. Siya lang ang mangungulubot ang balat at magkaka-wrinkles kung iisipin pa niya ang mga kabaliwan noon. Si LM ay isang boss na daig pa ang isang retarded. Siguro dahil iyon sa sobrang ego, kaya daig pa ang sinto-sinto. Sayang, napakagwapo pa naman at ang macho. Kaya lang, ang utak ay pang preschool. Lihim siyang napatawa. Hindi nga masungit ang boss niya at hindi niya kinasisindakan. Yun lang ay nakakabwisit ang pagiging isip bata. LM is out of control. Ilang araw na siyang parang lutang na nagpapakyut sa dalagang parang wala siyang apil. Pagkatapos ng mga pagpapaselos kuno niya, na siya rin naman ang nabwisit sa huli. Parang mas lalo siyang nawala ng kugapuhan kay Queenie. Ang hirap pala na nabubuhay sa ganoong sitwasyon na nasanay na pinagkakaguluhan ng babae simula elementary. Tapos, bigla ay may isang babae na magpaparamdam ng pagkadisgusto sa kanya. Na parang ang mga natanim sa utak ay ang kabulastugan na ginagawa niya at hindi lang mga kagandahan na nagawa niya. She never appreciated what he did to Diaz anyway. Goods iyon kung tutuusin, pero wala man lang itong dating sa dalaga, ni hindi man lang iyon nagpasalamat sa kanya. What the heck? At hindi niya namalayan na sa bawat araw na nagkakandara pa siya, na paaminin ito ng gwapo at crush siya, ay parang siya na naghahanap sa presensya nito parate. Natampal niya ng dalawang palad ang counter. I hate this feeling. Fuck! I hate karma. I hate her. I hate her! Damn it! Gigil na naman siya at parang gusto niyang magwala. Hinahanap-hanap niya si Queenie kapag nalilingat siya. Pakiramdam niya ay may magpapakyut na naman na lalaki sa sekretarya niya. He had lost all his track by competing with River, na wala ring sawa sa paghahatid sa dalaga at pagsusundo. So what happened was nag-alternate sila sa paghahatid kay Queenie, na walang ibang malaman na gawin kundi painitin ang ulo niya at halos patayin siya sa pang-aasar. At ngayon ano na? Linggo at walang Queenie. Gusto niya iyong puntahan para makita pero hindi niya magawa. Para ano na naman? Magpapakyut na naman siya? Eh parang siya na nagkaka-interes, natunay, at nararamdaman niya yun. He's totally hooked. Gam! Damn it! Parang gustong gusto na palagi na niyang nakikita at nakakasama ang babae na iyon. Parati na lang gusto niyang titigan ang mukha nun at hintayin na magbablash sa harap niya. Bothered? Naipilig niya na kaunti ang ulo nang marinig ang boses ng mama niya. The most beautiful woman in his sight and the woman who made his dad fall in love. Will that thing happen to him too? Kasi parang nag-uumpisa na. Parang nagmamahal na yata ang playboy na LM. Pero ano bang malay niya sa pagmamahal? Wala. Baguhan siya sa pakiramdam na yun. So how can he ever tell it's love? He doesn't really know. He's unfamiliar with this strange feeling that has been bothering him for days. He's wondering if it's still his ego and pride or he really misses his boss, his secretary. Kung tatanungin niya mama niya, hindi kaya nakakahiya? Not really, ma. He lied to her. Naupo ito sa tabi niya.
lying. I know you more than you know yourself, LM. You're like your papa. Have you forgotten that? At sa pagkakaalala ko, matagal ko na siyang kasama kaya kilalang kilala ko na siya. Kaya ganoon ka rin. May problema ba? Sa babae? Kulit pa nito sa kanya. No ma, wala. Ako pa ba? Magkakaproblema sa babae? No way. His damn pride spoke for him again. Inunom niya ang alak sa baso. Nagkibit-balikat ang ina niya at tinapik-tapik ang balikat niya. Okay, if you say so, ikaw ang bahala. Tumayo na ito at naglakad na papalayo. If a playboy falls in love, he'll not be aware of it, but he just can't deny it, no matter how hard he tries. And once he admit it, he'll definitely fall in his knees, baby. Anang mama pa niya habang papalayo. Binaybi pa talaga siya. And please, pati ba mama niya inaasar din siya? Walang duda. Mukhang may similarities ang dalawa ni Queenie. Parehas na nananadya at mapangasar. The only difference is that ang mama niya pikon. Pero si Queenie ay hindi at masiya pa ang napipikon sa mga ginagawa na sa kanya at sinasabi. Kailangan niyang umiwas hanggat maaga pa. Hindi niya gusto na magkaroon ng karma sa pagkatao niya. Baka masaktan siya at ibalik sa kanya ng Diyos ang lahat ng kalokohan na ginagawa niya. He can't let it happen. He'll stop what he's been doing at once. Hindi bali na mabawasan ang yabang at bilib niya sa sarili. He must admit it. Hindi yata talaga siya gusto ng sekretarya niya. And congratulations for her. She has lessened the playboy's ego. She won while he failed. Ibinaba niya ang baso at iniwan iyon. Aalis siya. Hindi siya pwedeng maboring sa bahay. He decided to go to the laboratory. Pampaalis lang iyon ng stress. And later, baka pwede na siyang mambabae. Isang linggo na rin siyang walang sex life. Baka umiyak na ang mga babae na nag-aabang sa kanya. Kailangan na niyang umiwas sa sekretarya niya para walang problema. He'll no longer talk to her or even look and gaze at her. The relationship between the two of them must only dwell as employee and employer. Nothing more, nothing less. Hindi maganda ang nararamdaman niya. He's chasing a woman. He never chased a woman ever. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng laboratory. You are one heck of a gorgeous creature. Wala namang maganda kay Queenie Anne. Madaldal yun at isip bata. You can never fall for a woman like her. Keep that in your head. Don't fall. Falling is not in your womanizing vocabulary. Get that, handsome? Duro niya sa sarili. Tumango rin siya sa sarili niya. Kahit nga pangalan ni Queenie ay pangmanang. Parang gurang yun at walang-wala sa mga nakakasama niyang babae. Tulad ni na... Napakorap siya. Wala man lang siyang kilala sa mga babaeng nakakasama niya pero ang pangalang Queenie ay nakatatak sa kokote niya. Isang malaking himala para kay Queenie na hindi makita si LM na nakasandal sa may elevator. Araw-araw na lang kasi ay maagap iyon at nagpapakyut sa kanya. Nagsawa na yata. Buti naman. Mahirap na nasasanay kasi siya sa bagay na iyon. Nasanay na siya sa totoo lang. At aminin man niya o hindi, parang nalungkot siya ngayon na hindi na ito nakita na maagap iyon na pumapasok sa opisina. Ang isip niya, ang sabi ay buti naman pero bakit ang puso niya? Bakit parang hindi? He's different. Kumpara kay River na nakaformal ng panliligaw sa kanya, ay nakakaramdam siya ng pagkabagot. Hindi tulad sa boss niyang babaero na kahit alam niyang peke ang atensyon na binibigay sa kanya, ay na-enjoy niya ng husto ang kasungitan noon kapag napipikon sa kanya. Paulit-ulit ang tanong noon kung nagugupuhan siya pero paulit-ulit niyang sinasagot na hindi kahit ang totoo ay oo. Sa unang kita pa lamang kasi niya sa litrato ni LM noong unang araw ng interview ay totoong nagupuhan na siya. But as days pass by, napapansin niya na sobrang bilib noon sa sarili at dahil sa kinisa niya na ang daming babae na pumapanik sa building para lang makaulayo ang lalaki ay mas pinili niyang ipamukha roon na hindi lahat ng babae ay magkakandara pa sa paghahabol sa kagwapuhan noon. At mukha ngayon ay sumuko na iyon sa kanya. She sadly sat on her chair.
Parang ang laki rin nakawala noon sa araw-araw pala. Lalo na kung ganoon ang tao na parang ang sarap laging kasama. Hindi naman pala lihiti mong bastos. Sadyang mahalin lang kuminsan si LM. Pero wala naman sa kanyang ginagawang masama. Hindi naman iyon nagte-take advantage at kahit nasasaktan siya ng pisikal, eh hindi naman nagagalit. Mabait din talaga iyon. She signed. Itinuon niya ang attention sa kanyang computer. Lumipas ang oras pero walang senyales ng isang LM. Busy nga naman siya sa ginagawa pero naman hindi matanggal ang mga mata niya sa may entrance at sa elevator. Wala siya sa konsentrasyon para sa trabaho. Hati ang utak niya sa paghihintay sa amo at sa trabaho. Parang mas pa nga ang paghihintay niya kaysa sa mga obligasyon niya bilang sekretarya. Bukod sa gusto niya itong makita, meron itong meeting mamaya. Daig na naman siyang bibitayin na maghapon na wala pa iyon at ang meeting na naman ito ay malapit na sa oras. Important foreign clients ng Antonio Parma ang mga darating. Nasaan na naman ang magaling niyang boss? Kinuha niyang telepono matapos niyang tingnan ang orasan. Ilang minuto na naman at mag-uumpis na ang lahat. She tried calling him so many times but he's out of coverage area. Naiinis na siya ng tunay na kawalan nito ng interes sa kumpanya. Kung siya mabibiyayaan ng ganoong kayamanan ay pahalagan niya at hindi niya pababayaan. Malamang, nasa babae na naman niya iyon. Napapiksi siya sa inis. Masasabon niya yun kapag dumating. Buisit talaga. Natutup niya ang sariling noo. Hindi na niya alam kung paanong gagawin niyang pagtatakip lalo pa. At walang COO ang kumpanya na pwedeng sumalo sa trabaho ng boss niya si Raulo. Siya na naman ba ang papaliwanag at magsisinungaling para roon? Hindi na siya makakapasok sa langit dahil sa mga ginagawa niyang kasinungalingan. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po! Shout out po kay Ma'am Carla May at sa Salundagit Family. God bless po!